pagabihan kong sampu, dapat makabilad ka na. Isa, buksan ang iyong isip, hindi sapat ang mata upang makakita, hindi sapat ang pakikinig upang naintindihan. Dalawa, sigurado ka bang handa ka na? Hindi mo mararamdaman hanggat hindi ka handang marinig sila. Tatlo, hindi lahat ng makabilat ay ulat. Minsan ako'y nadala sa isang tribong dumagat. Ang buhay nila'y inaasa sa biyaya ni makidipet. Ngunit ako'y nalungkot sa aking nakita't naranasan. Lupaing alay ni Bathala, inangkin ang ilang gama. Ipinakita at mga lumalabang patay sa sumpro kanina. Atensyon! De facto na martial law sa buong bansa na habang wala pang dinideklara martial law sa buong naliliwanagan ka na ba? Siguro, hindi pa. Heto, tingnan mo. Sikan na ako no kay angay ka, igtabang niyo ka nami. No, sinang nagpadayong ko pagtabang ka nami. Okay ba nga makagunit mi ang mga sundalo sa inyong abaga? Bastos, yun ang sundalo. Inujud niya ka ng alamaran, naglapagyuchat sa mga katungkod sa mga babae. Kay ang babae namo dito, na babae namo dito nga, bayaran ng 100, kay gamit dun ang pagkababae. Kaya pwede na ka na ko, pwede na ka makuan ka na may lagtan. Anak ko ha? Niya anak ko nga. Dili ko sir, uy, mahadlok ko. Nya, nagdagan na dahin ko. Pag-abot na ako dito sa balay, nagkuan na ako dito na ako sa aming balay. Anak ko nga, magi, pangayuan na unta ko. Turipo na unta ko, maunya na. Ibinunyag ng Rural Missionary Philippines ang sitwasyon ng edukasyon ng mga indigenous people sa Southern Mindanao. Nilebelan ng gobyerno ng pagiging terorista at komunista ang mga eskwelahan na nagtuturo sa mga bata ng kanilang karapatan patungkol sa kanilang sariling lupain at tahanan. Pinaratangan ng military government ang klase ng pagtuturo na ito ng paghihikayat sa mga bata na maging aktivista, kung kaya't inatake ng gobyerno ang mga eskwelahan at sapilitan itong ipinasara. Ang kinababahala ng Rural Missionary Philippines ay hindi lamang ito dinadanas ng Timog, kundi ng buong parte ng Mindanao. Lima, nagugulo na ba namin ang isipan mo? Huwag ka munang huminto. Marami pang susunod. Patuloy na tumataas ang kaso ng development aggression sa bansa. Sa taong 2019, ang Pilipinas ay binansagan bilang most murderous country in the world for environmental and land rights defenders. Simula nang maupo sa pwesto si President Duterte, umabot sa bilang na 63 katutubo ang di makatarungang pinatay. Pito na rito ang lumad sa Mindanao at pumatak ng 130 katutubo ang naging biktima ng administrasyon dahil sa laban sa ancestral domain.
Nagkaroon din ng kasunduan ang Chinese government's Belt and Road Initiative at ang Administrasyong Duterte sa kasalukuyang Build, Build, Build infrastructure program na isang South Pulangi Hydroelectric Power Plant Project na magbabaha sa 2,833 hektaryang lupain ng mga katutubo sa 4 na bayan malapit sa Davao City na makakaapekto rin sa mga residente ng 20 komunidad. Di rin sinabihan ng gobyerno ang mga maapektuhan ng proyekto na isa pang nakakabahalang problema dito. 6. Kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin naliliwanagan, makinig kang mabuti. Tingnan mo ang bawat kaganapan at ikaw na mismo ang humusga. Pag-abuso sa pagiging ignorante ng mga katutubo at panunupil sa mga lupain at kabuhayan. Ito ang ginagawa ng mga land contractors at mga nagdaang administrasyon upang magamit ang ancestral lands sa pagmimina bilang energy sources at pagtatayo ng gusali. Sinas naging biktima nito ay ang mga lumad sa Ata Manobo. Sa kabila ng pagpapasa ng petisyon ng Katribo National Alliance of Indigenous People, wala pa rin aksyon o tugon patungkol sa isyu na ito. Ang progresibong pag-unlad at patuloy na pagtaas ng ekonomiya ay nararapat ngang unahin. Ngunit kung ang kapalit ng kaunlarang ninanais matamasa ay ang patuloy na pagtaas ng kaso ng mga nalalabag na karapatan, nasisirang kultura at identidad. Masasabi mo ba na ang kaunlarang ito ay nararapat? Patuloy na lang bang magbubulag-bulagan dahil hindi mo ito nararamdaman? Ilang administrasyon na ang nagdaan, ngunit ang pagkalampag kaya kailan mapakikinggan. Sa loob ng maraming taon, ang pagsalungat ng mga katutubo sa kalupitan at pang-aabuso ng administrasyon ay sinalubong ng militarisasyon, karahasan at marahas na pagpatay. Kung hindi ka pa din mulat at patuloy na nagtatago sa anino ng mga nakatataas, ito na ang oras upang imulat natin ang ating mga mata. 8. Hindi sila iba sa atin. Sila ay tao rin na may puso't damdamin. Kung nababahala ka sa mga taong naging biktima na, paano kaya sa ating mga katutubo na hindi lamang karapatan ng inaalipusta, buhay at karahasan ng kapalit upang makamit ang pagbabagong nais matamasa? Nasaan? Nasaan ang katarungan? Mga katutubo'y nayuyurakan at nilalapastangan. Ang resulta pa nito ay pagkasira ng ating kapaligiran. Yan ba? Yan ba ang gusto nating pagbabago? Pagbabago na kung saan may taong naaagrabyado? Ngayon, ating timbangin kung ano nga ba ang mas mahal ka. Ang pagbabagong nakasisira ng ating kapaligiran at tao, o ang buhay ng mga indigenous people na ating mga katutubo. Oh, ngayon alam mo na na may mali. Tapos, may gagawin ka ba? O mananatiling nakahiga at hanggang react lamang sa social media? Walang silbi, di ba? Hindi sapat ang sad reacts para makamit ang pagbabago. Hindi sapat ang awa para makakuha ng resulta. Kaya, tumayo pa. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka at samahan kaming magsalita.